Naging masakit para sa mga fans at supporters ni Mahal ang bigla ang pagpanaw nito. At kasabay ng hinagpis ay ang paninisi sa kanyang rumored boyfriend na si Migs Molino. Ayon sa aming informant, ang ilang kaanak ni Mahal ay mayroong sama ng loob sa nasabing YouTuber dahil hindi daw nito iningatan ang kanyang partner na si Mahal. Sana man lamang daw ay ipinagliban muna nila ang content sa YouTube kung saan dinalaw nila ang dating ka-love team ni Mahal na si Mura. Ito ang buong detalye. One week ago ay nag-post ng isang video clip si Migs kung saan makikitang nasa probinsya sila ng Albay sa Bicol Region. Nang mapanood daw ito ng ibang kaanak ni Mahal, ay mabilis nitong kinontak ang napapabalitang karelasyon nito at live-in partner na si Migs upang pagsabihan na itigil na muna ang ginagawang shoot doon dahil sa banta ng nakakahawang sakit. Ayon sa mga ito, hindi daw ganun kataas ang resistensya ng nasabing komedyante at matanda na ito dahil nasa 44 years old na daw si Mahal at may mga underlying conditions pa ito. Ngunit ayon sa aming informant, ay inabisuhan naman ni Mahal ang kanyang pamilya na safe sila sa nasabing probinsya dahil mababa lamang daw ang case ng nakakahawang sakit doon at nag-negative naman daw silang lahat sa swab test bago sila pumunta sa nasabing lugar. Giit din ni Migs na kagustuhan daw mismo ni Mahal ang puntahan ng kanyang dating ka-love team upang magbigay ng tulong, pinansyal at mapasay ito dahil na din sa isang video na nag-viral kamakailan. Nagsimula ito nang mag-viral ang vlog ng isang YouTuber na si Virgiline Cares 2.0 Official kung saan ipinakita nito ang nakakalungkot na kalagayan ng buhay ni Mura sa Albay. Ngayon ay nagsasaka na lamang si Mura at tinutulungan sa probinsya ang mga kamag-anak nito. Malayong malayo sa nakasanayang buhay niya sa mundo ng showbiz. Umabot sa 2 million views ang video na ito, kaya naman nang makarating ang balitang ito, kina Mahal at Migs ay nagpasya silang bumisita kay Mura. Hindi naman daw akalain ni Migs na mahahawa ng sakit si Mahal sa lugar na iyon dahil malayo sa kabihasnan at nasa gitna ng bukiran at magkakalayo din daw ang mga bahay dito. Ngunit huli na ang lahat nang umuwi sila sa Batangas at napag-alaman nilang may sintomas na ng sakit si Mahal. Ito ang buong pahayag ng kapatid ni Mahal. Nasa Batangas siya kay Migs. Nandun na sa Batangas ang kapatid ko na si Lani. Nang tawagan nila ako, nasa hospital na si Mahal. Namatay siya kaninang alas 4. May COVID siya at gastro. Meron din siyang pre-existing condition. May high blood pressure. Naibalita sa aming nagka-pneumonia din siya. Sa edad niya, saka sa dwarfism niya, so far talagang nasa high risk na siya ng COVID. Kanina lang nalaman na may COVID siya. Hindi na pa-test. Sabi ko sa kapatid ko kay Lani, wala nang sumbatan. Iuwi mo na si Mahal sa atin. Kamamatay lang ng tatay namin. Dalawa na ang ililibing ko. Yung abo ni Papa, nasa bahay pa. Tapos ngayon, si Mahal. Kailangan siyang i-cremate and then later, we will post yung wake niya kasi ang daming nagre-request na magpaalam sa kanya. Lagi kaming nag-uusap ni Mahal. Pero last few days, hindi siya nagsabi na may sakit. Lahat sila itinago sa amin na may sakit si Mahal. Kanina lang sinabi nung malala na yung kalagayan ng kapatid ko. Kaya sabi ko, wala nang sumbatan. Iuwi lang namin si Mahal. Nahihirapan pa ako kasi hindi ako makauwi sa Pinas. Nandito ako sa Cleveland, Ohio. Hanggang sa ngayon ay masama pa din ang loob ng ilang mga kaanak ng nasabing komedyante dahil malinaw naman daw kay Migs na may condition si Mahal at high risk siya na mahawa ng mabilis sa panahon ng pandemya. Ngunit ang panalangin na lamang ng kapatid ni Mahal na si Irene ay magkaroon ng tahimik na pagpapaalam sa kanyang kapatid na si Mahal. Wala pa namang inilalabas na pahayag si Migs patungkol sa isyu nito laban sa kanya. There you have it mga ka-showbiz peeps! Muli kami ay lubos na nakikiramay sa buong pamilya na naiwan ni Mahal.